Good morning at muling nagbabalik ang PIO Hour. Good morning sa iyo, Meryl. At good morning din sa ating bisita ngayon ng ating panauhin na ating makakasama sa ating panayam, si Mr. Nat Vergara ng City Population Office. Good morning sa iyo, Sir Nat. Good morning, Jerry. Good morning, Meryl. At good morning din sa ating mga tagapakinig. Ayan, nagkaroon lang tayo ng konting technical Okay. Jackie, isang magandang umaga lalo sa iyo, Meryl, maganda rin. Lalo-lalo na sa ating mga tagapakinig ng PIOR sa mga taga San Jose, magandang umaga po sa inyo lahat. Hello. Ayan. Parang telepono, no? Hello. Sabi. Ayan. Kasi nakakaloka talaga pag live nagkakaroon ng mga technical issue. Ayan. Kanina pa, magiging pangatlong pagbati na to ni Sir Nat. Anyway, ito ang bisita nga natin si Mr. Nathaniel Vergara ng City Population Office. Pero before that, binabati ko muna ang kanyang misis na kaibigan ko si Ate Mina. Ayan. Meron ka na bang gift na bouquet para kay Ate Mina, Sir Nat? Nag-iisip pa lang ako kung ano ang bibigay ko sa kanya mamaya. Pwede mo siyang i-date sa puro kainam kasi meron yatang sax player na magtutugtog dun mamaya. Anyway, ngayon Sir Nat ay Kasalang Bayan, ano? At isa sa mga requirements nila yung pre-marriage counseling na tinatawag at ang nagfa-facilitate nito ay ang City Population Office. Tama ka dyan, Jackie. Yes. Okay, so bakit kailangan ng pre-marriage counseling bago ikasal? This is in according to Article 16 of the new Family Code na ang mga couple na gustong mag-obtain ng marriage license ay magdadaan sa tinatawag nating pre-marriage orientation and counseling. Isa sa mga requisites yan para makapag-obtain ng marriage license ang mga couple natin. At yan yung gawain ng ating pre-marriage counseling team. So, sa pre-marriage counseling na to, ano yung itinuturo natin sa kanila? Kasama ba dito yung family planning, Sir Nat? Oh, Jackie, maraming topic na nakapaloob dito sa pre-marriage counseling and orientation. Ito yung mga information at saka mga advocacies na nakita natin na kailangan ng mga mag-aasawa pa lamang. Yun yung ano natin. Bali, ito ay kaya nga tinawag na pre-marriage counseling bago ikasal. So ayaw natin na sila ay makasal without equipping them ng necessary skills and knowledge para dun sa married and family life. So bali, ito yung pinaka initial na services natin sa mga mag-aasawa. So, itong pre-marriage counseling, Sir Nat, wala naman itong kailangan nilang ipasa o kung ano pa man, kailangan lang nilang umaten? Bali, ito, meron na pre-marriage expectation index tayong tinatawag. May pipilapan sila. At pag napilapan natin, makikita natin yung mga need nila na kailangan i-improve natin o bigyan natin ng emphasis yung mga topics na yon dahil yun yung mga kailangan nila. Like for example, yung kauna-unahan dito yung marriage and relationship. Dinidiscuss natin yan. Very, ano naman yan, exciting na topic. And of course, tinitignan din natin dyan yung binibigyan natin sila ng advocacy about the responsible parenthood. Tapos, ini-inculcate natin yung duties and responsibilities of the parents. Marami tayong mga topic like the dire-diretso ko na Sir Jackie. Yung parents-child relationship and effective communications, kasama din yan. Of course, yung nandyan yung rights of the child. Binibigyan din natin sila ng information about the child rights of the children at saka home management.
And pagdating naman dun sa building the family, yung human sexuality and fertility awareness. Kasi nga, di ba, ma-procreation ng pag-aasawa, mag-aanak sila. So, bibigyan na natin sila ng mga tips about the maternal, child health, nutrition, at saka yung mga available services ng ating local government about family planning, safe pregnancies, prenatal care, at saka yung facility-based delivery. Binibigay na natin, bali, parang package natin binibigay. Okay, so ito yung mga topic. Pero nagkakaroon ba kayo ng assessment after the seminar? Ang ano natin dyan, ang ginagawa natin, meron tayong tinatawag na post-assessment yan. After 5 or 10 years, tinitignan natin yung effectivity nung program. Tinitignan natin kung na-practice ba nila o naituloy nila yung mga binigay natin sa kanilang mga advocacy. Every 5 years, ginagawa namin yan. Namimili kami ng mga 20 couple, hinahanap namin. Kung sila, nasa, ayon sa interview naman kasi, malalaman natin kung saan sila titira eh. Kaya napupuntahan natin, tinitingnan natin kung ilan ang bilang ng anak nila, kung napapag-aral ba na nila yung mga anak nila, at saka ano ba yung status ng pamumuhay nila. Kasama pala yon sa ginagawa ng opisina nyo, sir, na. Pero halimbawa, during the pre-marriage counseling session itself, meron ba kayong test na ina-administer, mga questions na kailangan nilang masagot bago sila ikasal o hindi man? Basta makikinig lang sila o a-attend doon sa... Kasi ang ano ang mode nung seminar is pagpapacilitate. Ang gawain ng marriage counselor ay nagpapadaloy. At pinalalabas natin yung mga idea at the back of their mind para para malaman natin kung ano ba yung knowledge niya tungkol doon sa topic na ito. Kaya from that, na-address natin yung kailangan niyang malaman. So yun yung doon natin na binibigyan ng emphasis yung ating counseling. Ganun yung ginagawa natin. At kung minsan medyo, para medyo wag mahiya, alam naman natin sa isang mga ganito mga gawain, nahihiya yung mga couple. Kaya ginagawa namin muna, nire-relax muna namin sila, bigay tayo ng mga icebreaker. Para siyang workshop. Oh yes, yan yung mismo, ganun na bali. Oh, pero walang bumabagsak o sinasabing pumapasabas, mag-end lang sila. Meron tayo kasing bagong meron tayong bagong policy dito sa pre-marriage counseling and orientation. Kaya lang hindi pa natin to formal na binubuksan, pero pagka may bumagsak, ang mangyayari, magkakaroon sa hapon. May bumabagsak din. Meron bago kasing Joint Memorandum Circular, Series 2019. Joint memo ito ng DSWD, Department of Health, Population Commission on Population, Philippine Statistics Authority, at saka DILG, na dapat ang pre-marriage counseling and orientation sessions, pagka sa umaga, orientation para sa lahat, at pagka merong mga sa upon the marriage expectation inventory at hindi sila nakapasa, magkakaroon sila ng counseling sa hapon na ibibigay ng duly accredited marriage counselor. Pag sinabing duly accredited marriage counselor, ito ay may accreditation doon sa proper government agency na magbibigay ng marriage counseling sa kanila. That's the time pa lang na may issue yung pre-marriage counseling certificate nila. Okay, sir Nat, lahat ba ng ikinakasal dito sa lungsod natin kailangan dumaan dito? Of course, yes, Jackie, kailangan kasi yan yung sinasabi sa Article 16 of the New Family Code, at saka ang dapat na pumipirma ng kanilang pre-marriage counseling certificate ay dapat ay accredited. So, pinagmamalaki ko ang pre-marriage counseling team ng San Jose ay accredited ng Standard Bureau ng Department of Social Welfare and Development. Sa aking kaalaman, siguro tayo yung kauna-unahang may mga accreditation dito sa buong Nueva Ecija. Wow. At saka kayo rin yung may award, no, na maraming nakuha nitong... Sa katunayan nga, ito nakalagay dito sa assessment na binigay sa amin ni Regional Director Gabuya ng Department of Social Welfare and Development. Sabi niya,
The assessment visit has yielded positive result and we would like to commend the pre-marriage counseling team members headed by Mr. Nathaniel Vergara for conducting a well-organized pre-marriage counseling session. Ngayon lang po ito, kadadating lang po, galing sa Mayor's Office, pinadala po ng Department of Social Welfare and Development, Region 3. Naku, may panibagong recognition o pagkilala na naman na natanggap ang inyong opisina. Isa kayo sa multi-awarded yata na office ngayong panahon ni Mayor Cocoy, no, sir? Na. Ayun naman po, isa suporta talaga ni Mayor. Lahat naman po ng mga programa ay sinusuportahan niya. So, paano ang pre-marriage counseling, since requirement siya sa mga kinakasal, ito ba kahit anong relihiyon, kahit simbahan o west, kailangan sa inyo dadaan o may iba pang ahensya na nagbibigay? Ang pag-obtain ng meron lang pong hindi dadaan. Yun pong tinatawag natin na yun nandun po sa cover ng Article 34 ng New yung Family Code. Living together. Yung po yung tinatawag yung mga cohabiting couple na 5 years na sila nagsasama, provided mag-subscribe sila sa isang abogado o na sila ay nagsasama na ng 5 taon. Pero yun nga, kahit anong relihiyon, kailangan sa opisina nyo dadaan? O? Opo, basta po magkukuha ng marriage counseling certificate na requirement na requisite ng pagkuha ng marriage license, isa po kasi yun, dadaan ba't dadaan po sa pre-marriage counseling? So talagang obligado. Opo. Ano po yun eh? Yun po yung nandun sa Article 16 ng New Family Code. Ito hindi pwedeng i-administer, halimbawa, nung religion nila? Wala silang ganun? Hindi po. Bali, ano po yun government eh? Basta po, nag-apply si ang couple, nag-apply sa local civil registrar. I-advise na po ng local civil registrar na magpa-schedule na po sa pre-marriage counseling. Di lagi pala kayong may ginagawa sa dinami na nagpapakasal. Ang pre-marriage counseling, Jackie, ay ginaganap every Wednesday. Start yan ng 8 o'clock up to 12 o'clock ng tanghali. Okay, so kailangan lang nilang pumunta sa LCR para sa marriage license. Opo. At bago bigyan ng marriage license, kailangan mo nang dumaan ng pre-marriage counseling. Isa po yan, dadaan siya sa pre-marriage counseling, of course, kukuha siya nung Senomar, yung Certificate of No Marriage. Yung mga nire-require po ni Mrs. Veneracion, yan po yung mga kailangan ng ating mga couple. Okay, sir Nat, ano pa ang mga ibang programa ng opisina ninyo ngayong taon na ito? Actually, kadarating lang namin kahapon, galing kami ng Angeles City, nag-undergo ang ating mga barangay volunteer ng interpersonal communications and counseling training din. Sa about the usapang serye. Yung usapang serye, ano yan, strategy ng Department of Health tungkol naman sa family planning. Para ma-augment natin yung EO number, yung executive order ni President Duterte na zero unmet need. So, darating lang namin, ka-undergo nila ng training, maayos naman na natapos yung kanilang training. At nag-actual kami sa Barangay Balibago. Doon kami nag-actual, nag-demonstrate sila. Gin-raidan sila. So, gagawin nila ngayon, i-implement naman natin sa mga barangay assignment nila. At, Sir Nat, ang opisina nyo rin ang namamahala sa Teen Information Center and Local Youth Development Center. Opo. Mabuti na bangkit mo, Jackie. Yun nga, meron tayong mini-maintain na Local Youth Development Office at Teen Information Center na nagkikater ng ating mga youths tsaka mga teens. Yan. Meron tayong mga program dyan. At ang layunin natin yan is yung mga ating mga kabataan, mag-stay sila sa paaralan, ma-prevent natin ng teenage pregnancy, ma-prevent natin ng sexually transmitted infection, tsaka ma-prevent natin yung tinatawag na early marriage. Nako, magagamit natin ng opisina yan pag nagkaroon na tayo, Meryl, ng Mr. and Miss Anose ulit ngayong taon na to. Gusto ko dumaan sila sa counseling dyan sa Teen Information Center. Maraming salamat, Sir Nat. May gusto ko bang batiin today? Salamat din sa inyo, Jackie, Meryl. Gusto ko ding batiin yung aking Mrs. si Mina. Happy Valentine. Happy Valentine's daw, Mina. Happy Valentine's. Saka yung aking mga kaopisina sa PAPCOM, sa City Population Office, si Ma'am Tere, si Susette, sa Local Youth Development, sa Teen Center, at si Normie, Sita, Ruth,
yung mga population officers natin. Of course, binabati ko din yung aming mga JO doon at yung buong local civil registrar mamaya magkakasama para sa Kasalang Bayan. Yes, mamaya ng Kasalang Bayan na ginawan pa ng mga tawag dito, documenters and photographers and videographers ng Public Information Office ng prenup video pa and bar. May ganun pa, oo. Maraming maraming salamat ulit, Sir Nat, at magbabalik pa po ang PIO Hour.